Ama, tama na. Tama na. Wala kang pakialam! Noong winawalang niya ako, nasaan ka? Wala ka talagang kwentang anak. Ang pangarap ko lang naman ay maging tanyag ang ating pamilya. Na makilala na isang maharlikang dugo na nagbuo ng isang sinuhok. Ano ngayon ako? Pinagtatawanan nila ako. Kinukutsa. Bakit? Masama bang mangarap? Masama bang may ambisyon ako? Hindi pa huli ang lahat, Ama. Nasasabi mo lang yan dahil wala kang ambisyon. Wala kang pangarap. Nagkakamali ka. Meron akong pangarap. Ang pangarap ko magkaroon ng ama na mamahalin ako parang tunay niya ang anak. Isang pangarap na walang saysay. Malis ka na. Iwan mo ako. Wala akong pakialam sa'yo. Sabi sa akin na maaaring buhay si Mayari, hindi ako titigil na hanapin siya. Ikaw lang ang makakahanap kay Ganda. Lakam! Pwede ba tayong mag-usap? Meron ba tayong dapat pag-usapan? Tungkol ito sa iyong ama. Hindi pa ba sapat ang panghihiya mo sa kanya? Sa tingin mo ba gusto kong gawin yon? Siya ang una nagpahiya sa akin at hinamon ng pagkapinuno ko. Dapat na magpasalamat pa siya sa akin dahil pumipintig pa rin ang puso niya hanggang ngayon. Kung papangaralan mo lang ako tungkol sa aking ama, wala na tayong dapat pag-usapan. At ang pagtataksil sa akin ng iyong ama? Eh siya nga itong may kinikimkim na galit laban sa akin. At siya rin ang may motibo na magkalat ng mga plano natin sa ating mga kalaban. Ambisyoso ang aking ama. Hangal at makitid ang pangunawa. Pero hindi siya taksil. Sigurado ka? Sigurado ako. Kung maghahanap ka ng taksil sa konseho mo, paalin mo paningin mo sa iba. Kanino? Sa'yo. Napatunayan ko na ang katapatan ko kay Sarimaw. At baka nakakalimutan mo, ako nang palaya sa kanya. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan. Thank you.
Sumama ka sa amin! Alas! Dito! Bitaw niyo! Anong kalokohan to? Panginoon, bakit mo ginagawa sa akin to? Tumahimik ka! Ipinakikilala ko sa inyo ang taksil ng bayang ito! Panginoon, hindi kita pinagtaksilahan. Naging tapat ako sa'yo. Tanging katapatan lang ang pinakita ko sa'yo. Alam mo yan. Kung hindi ikaw ang taksil, sabihin mo, sino? Anong ibig sabihin nito, Laka? Kinakalaban mo na rin ba ako? Ama ko pa rin siya. Hindi ako mananahimik habang pinapatay siya. Isa siyang taksil at ang kaparusahan ay kamatayan. Nagkakamali kayo. Hindi siya yung taksil, kundi ako! Sinasabi mo lang ba yan para makalaya ang iyong ama? Huwag ka na magpakabayani. At bakit mo pinoprotektahan ang gunggong na to? Hindi ka naman niya minahan. At niminsan hindi ko nakitang tinuran ka na parang anak. Ngayon, isasakripisyo mo ang buhay mo para sa kanya? Ano ba ang gusto mong paniwalaan sa limaw? Natapat akong tagasunod mo. Nagsasabi siya ng totoo. Si Lakam ang tunay na taksil ng bayang ito!
ang pagdating sa inyo, mga kaibigan. Bukas ang bayan na magsasaka para sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pagpunta para ipaglaban ang aming bayan. Ito ang piniling lugar ni Sarimaw na susunod na kanyang atakihin. Kahit nandito ang buong siyang sinukob para lumaban. At alam natin na mahalaga ang bayan na ito sa mga plano ni Sarimaw. Sabi-sabi rin na gumagawa siya ng makapangyarihan sa data. At may nagsasabi, may hinuhukay siyang makapangyarihang halimaw na nakabaon dun sa puso ng Satsinukob. Sandata man o halimaw, kailangan ni Sarimaw ng mga alipin para magawa ito. Libo-libong alipin at libo-libong bungang ang kailangan pakainin at buhayin. Nandito mo ngayon! Bilis! Pinapadami na lalaga sa atin. Malita ako, ilang araw na lang ang asin at tubig. Ang pagkain ni Rarasyon sa kanila, hindi na nagkakahusto para sa anak na pangayon. Eh mabuti pa nga ako, marami pang taba ang pwedeng sunugin. Hindi ko po alam kung paano pa tayo tatagal. Bukas makalawa, marami pang alipin ni Sarimaw na mamamatay. Malakas ang ubong-ubong na naghahanda ng upo sa Sarimaw para sakupin yung mga tagapatag. Lupang nagbibigay ng biyayang pagkain sa Sansinukob. Huwag sana magtagumpay si Sarimaw sa kanyang mga balak. Sana hindi niya masakop ang mga magsasaka. Eh buhay natin ang kapalit nun. Kapag hindi nagtagumpay si Sarimaw, tayong mga alipin ang magdudusan. Tayong mga nasa ibaba ang namamatay sa gutom. Mas nanaising ko pang mamatay sa gutom kaysa maging masagana sa pinuno na puno ng kasamaan. Uy, kayo! Ako ba pinag-uusapan nyo? Balik sa trabaho! Kaya kami ang punteriya niya. Hanggat hindi niya hawak ang bayan na magsasaka, ang bayan na umaani ng mga pagkain, hindi magiging madali ang mga balak niya. Kaya nandito kaming lahat dahil alam namin na mahalaga ang labang ito. Handa kaming isakripisyo ang lahat. Basta pakainin nyo lang kami ng gulay at prutas. Pinulong din lang. Silang bayang ito! Totoo ba ito? Pinagmatsyagan ko sila, Cam. At doon ko nalaman na matagal na siyang kumikilos laban sa'yo. Kailangan kong malaman niya kung kakuntsaba mo tong ama mo at ang general ng mga manlalakal. Pero sa aking palagay, sila ka ang nagdesisyon para traitorin ka! Bakit mo nagawa to sa akin, Lakam? Di ba't magkakampi tayo? Magkasundo. Ikaw ay isang malaking pagkakamali na habang buhay kailangan ko itama. Hindi lang impormasyon ang binibigay ko sa nila. Tinulungan ko sila para mapakawalan si Kataw at Makiling. Para muling mabuo ang Bagani at
regalo sa'yo. At paano mabubuo ang mga Bagani kung ngayon pa lang ay papatayin na kita? Hulihin yan! Walang makikialam! Akin lang siya. Anak! Humingi ka nilang ng tawad sa Panginoong Sarimaw! Tumahimik ka! Paano mo ako matatalo? Nag-iisang Bagani ka lang! Wala ko mismo nakakita ng kahinaan mo! Ha 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 ha!